Hello po. Nais ko lang pong magpasalamat sa aking mga supporters po na nag-subscribe sa aking YouTube channel. Mabot na po tayo ng 300 subscribers. Thank you po. So, yun nga po. Maraming salamat po. Tsaka po, for next na video ko is iaano ko yung mga ginagamit ko na sa pag-drawing. Kunyari mga vellum board, mga art materials na ginagamit ko kadalasan na kayang-kaya nating bilhin. Kasi yun nga, mag-uumpisa pa lang naman tayo. Di natin need na bumili ng agad na high-end na art mats. So, doon muna tayo sa basic na pwede nating magamit. Like, halimbawa, Mongol. Ano pa ba? Mongol. So, Oslo paper na yan. Bond paper. Kasi mula pa lang naman tayo. So, pag nagamay na natin yung medium na gusto natin for start, yun, tsaka tayo may ng mga high-end na artist grade na lapis, na papel, ganun. O kung may pambili naman kayo, why not, bili kayo ng high-end na artist grade na gamit. Sa akin kasi, nung nag-umpisa ako, nag-umpisa muna ako sa Oslo, tapos isang Mongol to pa yung gamit ko. So, lahat naman ng artist doon nagsimula sa pag-sketch. Tsaka, sa pag-grid yun. Isa pa rin nga po pala yun. Tuturo ko din po yung grid na sa mga hindi marunong mag-grid. Kung paano ako mag-grid. Hindi naman ako totally marunong mag-grid talaga. Sinusundan ko lang din yung mga advice sa akin nung tawag doon. Yung mga artist na mama. Alam niyo yung mga mama magagaling yun. Yun. Bago ko tatapusin itong video na ito, meron akong isang bibigay na advice ulit sa kagaya natin ng mga artist. Hindi natin kailangan na pumili agad ng gamit agad na mamahalin. Mag-umpisa muna tayo sa mga low price na art mats. Kunyari, kagaya ng sinabi ko, Oslo paper na yan, o kaya isang lapis lang. Tsaka, pag marunong na tayo, yun, go. Yun. Tsaka hindi lahat ng artist sa isang gawaan ay magaling agad. Yun, tsaka, isa pang advice na sabi ko is, pag gagawa kayo ng artwork niyo, huwag niyong isipin na nagka-practice lang kayo. Kaya nyo yung ginagawa kasi, yung ginagawa nyo is pang-exhibit sa isang malaking art gallery sa buong mundo na makikita ng iba't ibang tao. So, yun. Tsaka, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Tapos hit yung notification bell para stay always connected tayo sa mga i-upload ko na video, mga time lapse, mga tutorial. Bye-bye! Annyeong!